Ayan, thank you. Ikaw, Paolo naman, syempre ngayon, ikaw daw ang... I mean, the yumminess of Paolo is back daw. Parang ang daming gustong umampon, ang daming gustong umangkin uli eh, di ba? Sabi nga, kung ayaw na nung character ni Juliana, sa kanila ka na lang. Any reaction? Sige. Pwede naman. Kailangan ko lang silang kilalanin. Tsaka yun, nagagalingan ka sa sarili mo. Ako, hindi po eh. Maybe... Kulang pa yun sa tingin. Pag pinapanood ko kasi yung sarili ko, nag-cringe talaga ako dahil ang nakikita ko, lahat ng flaws, lahat ng mali, lahat ng imperfections. Okay. So pag nakikita ko yung sarili ko, parang gusto kong ulitin yung eksena tapos ayusin yung mga kaya kong, kailangan kong ayusin. Pero, ayun, hindi ko po, hindi pa. Gusto kong marinig yung opinion dalawang director. Actually, I was gonna ask nga, let's start with Direct Jojo. Feeling nila daw, hindi pa sila perfect. Like si Paolo, feeling niya parang may kulang pa. But in your, siyempre kayo ang nakakita. Well, for me naman, lahat nung nagawa na eksena, hindi ko naman igugo kung hindi ako satisfied as a director. Na-portray naman nila ng tama yung bawat eksena. Iyon, parang okay naman siya. Kasi hindi naman magre-react ang mga tao kung naawa kay Victor, na nagalit kay Juliana, kung hindi effective yung pagkaka-portray nila. So you're feeling you're blessed with an excellent cast, direct? Oo, kasi ayan na sila, oh. Parang isang series pa po ulit. Ah, why? Nanawagan. I just got the official word from the boss natin sa production, Sister Deo, that Lin Lang is already nasa top 10 in 20 countries worldwide. Sir Deo is watching right now. Thank you po. Thank you for the good news, Sir Deo. Direct, the Lin Lang journey. Mukhang... Paano po? Lucky charm yun ni Inay ang isa't isa. Ang dami yung projects together this year. Tsaka yung direct yung assessment po. Kasi pag sinasabi ng marami na ang galing-galing nilang artista or mga fans, di ba? Siyempre, pero kayo as director talaga, kayo talaga ang mas nakakaalam eh. The process of the actor is usually heightened pag scene per scene. Kami mga director, how do we string that into a sequence? Okay. And then the totality of the story. Now, you get to discuss with them kasi madalas sinasabi ko, character is theme, ha? Mm-hmm. However, you are uncomfortable in what you do. Kasi po, pagdating sa set, ultimo makeup artist, bago pa sila dumating, nandun na kami production, di ba? Kanya-kanyang dabog, yung pakasinungaling ni ganito. Nagre-react sila sa kwento. And now, when you deal with them in the scene, andun yung comfort zone. Kasi di ba, yung, for example, when you do a character, sasabihin sa akin, direct kasi kung ako yan. Ako, I entertain the answer. And then I shattered them by saying, but it's not you. But the character's not you. Oo. So, maaano yung parang mag-check ng North Star niya yan. Mm-hmm. Hahanapin niya, po-position niya. We always start with a healthy discussion. And may hihilingin ka, may bibilin ka. Kasi hindi, pag tinignan mo yung scene, ano yung objective ng scene? Titignan mo, ibibilin mo yun. Pag medyo hindi nagawa, pero meron siyang attack. No? Kasi hawak niya yun eh. Artistry niya yun eh. However, I wanna say na, okay, we're almost there. Nangingisi ako sa sarili ko kasi as Paolo was telling his journey, makikita mo yan pag na-edit, pag ine-ere. And so, you know, as an artist, hindi mo naman masasabing perfect yung nagawa ko. Kaya nandun yung experience ng cringing kasi... So valid yung sinasabi ni Paolo. Nangyayari yun, maski sa akin... No, kaya as alam mo, parang kung wari, happy ako kasi wala namang matigas ang ulo sa kanila, no. Pag may na-encounter kang ganun, pagtalikod ko, hindi ako na-offend, gingising-ngisi ako. Makikita mo displaced ka sa kwento kasi hindi ka nakinig. In this sense, itong team na ito, masarap ka trabaho kasi makikipag-diskusyon sa iyo sa kung ano yung position niya doon sa nangyayari. And so with what's happening with Lin Lang, makita mo buhay yung character eh.
pagka po pinanood natin siya maigi, Sylvia and Kim's character are parang two faces of a woman. Maricel and Ruby, two faces ay, of correct. A woman. Pagka siniba mo, sinuma mo, one who is, kasi sa relationship, di ba? Ewan ko kung aamin yung mga, sa may mga mister po dito, I mean, sa may mga asawa dito na nanligaw ng maraming girlfriends. No? May isang asawa na nagpo-provide. Okay. At isang, yung dependency na dinidisplay nung Kim, yung kailangan niya ng tulong, yung may kabalyero na present sa tabi niya who always provides. But you see, even the character of JM and Paolo, may pinuprovide na ano eh, parang ego alter ego eh, Gemini eh. What the need of Kim is, ang argument niya kay Victor, you were not around. You're telling me you love me but you were not around. And the other guy is always around. So may... So what is the your... The need was fulfilled in. What is your measure like of ano, love? No? Hindi ka magtataka kung bakit ang laki ng appeal sa mga OFWs eh. Sobra direk. Yung malayo sila sa pamilya tapos may nangyayari sa mga mister o asawa nilang naiwan. Di ba? Yung... The presence, the need for the man of the house or the woman of the house to be beside you, ano yung measure mo of love. Kaya lang, sobrang heartbreaking yung thesis nung Victor kung saan pupunta. Actually. Parang, I don't know, I'm sure you're familiar with the song, The Man Who Can't Be Moved. Oh, yeah. Wow, makaano yan naman ako. Kasi delikado sa akin. Wala. Baka ipasample sa'yo. Oo, wala. Pag ipilit. Sa sample daw po siya. Ugaliin nyo yan. Now, yun pong yung the experience of careful. It is ano, hindi ko na din maipaliwanag because sadly, I lost an uncle a few days ago and in the cemetery. Mm-hmm. While he's being laid to rest, people were asking me about Lin Lang and Juliana. Nagmanganingan ikong sagutin, gusto mong isama kita doon. Sa sementeryo na eh. Hindi ka na makapaniwala. Yung na hanggang doon. In malls or among drinking sessions, you know, it's okay to talk about it. Na, pero yung naglilibing ka, at tinatanong ka tungkol doon, parang gusto mong itulak. Unang-una, may sarili kayong patay, ano? Doon ka, mag-focus ka doon. And ano, EJ, siguro parang I feel sad for Filipinos who message me. There are a few na nag-download. Naku, pag-guilty ako ha. Nag-message ako sa'yo, nagmumura ako. Hindi, nag-download and nag-subscribe. Okay. And it's not available in their territory. Oh, so, that makes siguro, you sad. But this is an opportunity. Doon po sa mga... may mga Filipino sa Spain and uh-huh. Taiwan and in Japan messaging me. Ang siguro maganda mag-message kayo sa Prime Video ng region ninyo. No? That's the best thing to do. To request na maipalabas. Kasi pagka, kunwari, pag we didn't dub it for in Spanish. So, oo pala. Pagka nagdidilihan na sa market, hindi nila alam na maraming manunood sa English nito. Parang ganoon. So, hindi nila bibilhin. Hindi parte noong contract nila. So, yun yung advice ko. Kasi nakakalungkot eh. Magsasabi, nag-subscribe po kami kasi nainggit po kami na pinag-uusapan. Yun. Paki-request ninyo sa region ninyo. Our friends from Prime are here. Subtitled lahat na 240 territories ano, Miguel from Varsity ano and ano. Subtitled lahat, right? So tama 'yung sinasabi direct, kung Spain ka, talk to Prime Video Spain tapos doon sila mag-deal with ano, 'di ba? Either that or kasi tayo eh, 'di ba? Two ways 'yan eh. We can ready the content na multi-sub na siya. Correct. Sana masagot nga, 20 kaya lang countries. Kasi hindi natin na-anticipate. Number 10. Ano mo, EJ, sobra. Hindi namin na-anticipate na ganun yung putok. And so, yun po kasing, for example, if you place number 9 in Canada,
ang dami mong kalaban. May Hollywood movies ka, may Hollywood series ka, may Korean series ka. Tapos po pumapasok kayo sa top 10. I think it's a phenomenon. Kaya ngayon, may Pilipino na palabas, no? At pumuposisyon sa ganyan. I was telling our friends from Prime kanina, no, if we want to keep our viewership, no, we can do something about how we can appeal dun sa mga territories na nagre-request. Pero, kanina lang po yung taga-Taiwan, sabi niya, hey, bakit po yung ganito nandito? Bakit po yung ganyan? Nagbabanggit siya. Bakit yung Lin lang hindi namin makita dito? So sa Taiwan wala pa? And then, yesterday was my birthday and then some friends from Spain requesting already. Na ano, may isasagot mo lang naman doon, di ba? Mag-request kayo sa sa Prime Spain para mapanood ninyo. Ayan, thank you direct. Last na talaga. For who? Kay direct na din. Follow up ko na lang yon. Nag-create ka ng drama king and drama queen. Ano po? You started, di ba nang tinawag mong drama king si? Opo. And now, tinawag ng drama queen si. Ano po? Paano ba to? Masarap po kasing mag-create ng isang palabas kung yung actors mo, malalim yung pinagkukunan. Okay. Na, kasi kahit anong tumbling ang hilingin mo, ibibigay. There might be questions on yung comfort zone, kung medyo hindi ko pa ito ginagawa, hindi ko pa nararating yan. Pero at the end of the day, nanginginig din yung loob mo eh. Kasi prinsesa po ng bansa si Kim Chu, and Paolo, in his record, he has done so many important films, yes. Of the country na parang sobra kang mapaproud na most of them are historical. His performance in Lin Lang, yung mata po, yung lagi kong nakikita sa kanya. Grabe, nakita namin yung mata niya sa the storytelling of the eyes is yung impeccable. Ngayon, kinakabahan ako doon sa tanong nila pag nagdi-discussion kami. But at the end of the day, ang lagi ko naman sinasabi sa kanila, you talk about real people. We cannot deprive them of, kasi siguro libo-libo yung nag-undergo ng ganitong stories, no? And if you are not ready to tell with truth yung experience, you will be unfair for them. Kung ano man po yung, lahat po kasi ng ito, Kuya Dondon, biyaya na lang. Mm-hmm. Dagdag na biyaya. Mm-hmm. Nagsimula kaming umuo sa isang proyekto na gusto naming mag-sustain ng finances namin for our families. Then as we go along, dealing with the story, yun po, pagkakataon ko to para magpasalamat dun sa creative namin na, alam nyo po, sa ilang beses naming harap sa inyo, hindi nyo sila nakita. But they are the heroes of our show. True. And speaking of creatives, wala naman sila dito, pero ayun, charon lang. Miss Rondel and Dayag and Danica Domingo and the team, congratulations. Miss Ruby, tawang-tawa, Miss Ruby? I-tag na natin sa social media para sila na lang yung tanungin, si Danica. Mm-hmm. Para siya na lang yung kulitin. Kasi siya naman yung gumawa kay Juliana. Sipag din naman niya mag-post, di ba? I think si Danica, si Juliana. Meron akong Hello, Danica. Meron akong request dun sa mga nanonood. Pag magpo-post po kayo sa mga comments ninyo sa IG ni Kim, ni Paolo, ni JM, ng mga artista, at saka ng DTE, ng Dreamscape, lagay po ninyo kung saan bansa, anong flag. Ah, cute. Oh, kompleto naman kasi, yan sa ano. Yung mga nare-recognize, yung nandun sa top 10. But, you know, I don't like to diminish the efforts of other Filipinos na yung kahit kakaunti yung grupo nila sa kahit saang maliit na bansa ay sumusuporta sa atin. Lagay po ninyo yung flag ninyo sa tabi noong post ninyo para mapasalamatan namin kayo, ha? Gusto ko lang May dadagdag si Miss Ruby. Sa performance, kasi natanong yung sa performance ni Paolo. I just remembered now, yung mga taga-Propel Manila, this is a big advertising agency. Dito which sa, you're a part of? Kaibigan ko. Kaibigan. Nakita ko sila sa isang restaurant sa Rockwell. Shala, nilapitan Rockwell. Ako para sabihin, iparating kay Paolo, na so, of course to the entire cast na gustong-gusto nila Lin Lang. Tapos gustong-gusto nila yung performance ni
Paolo Avellino. I mean, siya talaga yung single out. Yun, yun lang. EJ, yung misis ko, yung anak misis ko at saka yung anak ko, sabi, after watching the series, nag-message sa akin, awang-awa kami kay Paolo, ampunin na lang natin. Sabi ko, ako yung si araw-araw. Ako, si Kate at saka si Alan. Sabi ko, ako yung araw-araw na nagtitaping. Halos hindi niyo ako nakikita, hindi kayo naawa sa akin. Ngayon, nanood lang kayo ng show. Awang-awa kayo kay Paolo. Gusto niyo iuwi. Ayos din tayo dyan, ha? Masarap, galing kasi masarap ng Paolo. Ulam sa inyo, dire. Masarap po ulam. The reaction, Paolo and Kim. Paolo, for the second time, ayan na naman. Diba, drama king. I'm grateful. It took some time to adjust with everyone on the set. Pero, ayun nga, parang lagi naman, may, yung, kumbaga, yung performance ko dito is, wouldn't be that way kung hindi dahil, yun nga, dahil sa mga creatives namin, dahil sa director namin. And siguro isang trivia, inaarte po ng director namin yung ginagawa namin. Okay. Bago namin gawin. Professor kasi yung director natin. So teacher parang, talaga. Kung hindi mo alam yung gagawin mo, para maging tama ka at wala kang magawa mali, gayahin mo na lang yung acting ni director. Tama po yun. Hindi naman po sila dapat mahirapan kasi minodel namin si Juliana kay Direk Jojo. Herself. Tingnan po, upo na lang oh, di ba? Lace na lang, kaseksihan na lang. Marami na sila nagawa together. Tsaka beauty queen naman si Direk Jojo. Why not? Gcash ko na lang. Ayan, Gcash. Kim, ikaw naman. Go Kim. To. Kim. Tapos naririnig ko daw, anong reaction mo rin na next Vilma hinog Santos. Na hinog ka na talaga. Grabe. Ano, wala po. Punong-puno po ng pagpapasalamat yung puso ko ngayon. Punong-puno ng pagmamahal. Parang wala pong paglagyan ang kahit na anong kalungkutan sa puso ko ngayon, kundi buong-buong kasiyahan po. Dahil parang yung takot ko noon is napalitan po ng isang malaking success na hindi namin inakala na magiging ganito nga kalaki yung Linlang. Kaya sobra talaga ako. Complete ang kaligayahan mo ngayon, Kim. Oo naman, opo. Don, if I may share. Uh-oh. Alam mo ba kung hindi to umere this year, siguro ayun pa rin yung takot ni Kim. Kasi the day it aired, the night it aired, sabi niya, Kuya AJ, nakahinga na ako ng malawag. Gusto ko lang mapanood niyo. Parang nagpagpag na siya finally. And then, di ba Kim, na bihira naman ako mag-text sa mga artista. Pero ito talaga, ang gandang-ganda ako sa, talagang tinetext ko sila. The creatives, the directors. So parang, nagmumura ka, putang ina, ang ganda. Ayan ba yan? Ang ganda ng Linlang. Mag-edit pa kami niya. Sorry pala. Sorry, pasensya po. So, pinapapush yung question about the next Vilma Santos. It came Gabi. From a pillar ng Indu, ng isang ano eh, nakita niya eh, The Pathing. Totoo ba? Oh, excited na ako, Chabete. So careful ka na sa mga next projects mo, Kim. Tignan natin. Siyempre lahat naman ng mga project na pinagkakatiwala sa akin, alam ko naman hindi siya ibibigay sa akin kung hindi nila pinag-isipan mabuti. Ako naman yung buong 17 years ko dito sa ABS-CBN, sobrang laki ng tiwala ko sa management na inaalagaan talaga nila ako. Kaya nagpapasalamat ako bilang isang kapamilya, of course. And I'm very happy na kung saan man ako ngayon. So, I'm hashtag forever grateful. Ayun nga, happy ka rin na tinatawag kang the next film. Diyos ko. Yun talaga pinupush nila sa akin sa likuran, di ba? Kaya ako kayo, Ma'am Vilma. Pero hello po. Kasama kami sa trabaho. Sobrang bait po nun. Tsaka, yun. Sana. So ngayon anong sagot pag tinanong ko, are you the drama queen? Diyos ko, huwag nang ganun! Ano, balik tayo sa, ano, basta yun. Ayan, thank you very much and good luck. Nakakulutot.